Hi guys, it's me, Marty Thursenday, and welcome to my YouTube channel. Today is Friday at wala kaming pasok. So may nag-message sa akin last Wednesday na kung pwede ba daw ako mag-part-time, maglinis sa bahay niya. So, grinab ko. This is my first part-time for this year. So, sana. So, ngayon guys, yung bumalik na yung normal. Kaya, yung mga tao dito, parang hindi natatakot na magbigay ng part-time. So, dati kasi, marami akong part-time na na-cancel lang dahil lang sa pandemya. Yung isa doon ay isang doktor dito sa Katowice. At sabi niya sa akin, agreement na sana kami every Saturday to 200 zloty. Linis ng apartment niya. Eh kaso nga yung nagka-pandemya, ayun na, takot siguro si doktor. Ayun na, wala na. Pero may contact pa naman din ako sa kanya. So, dito guys, marami ng part-time kasi na parang unti-unti nang bumabalik sa magandang sitwasyon. So, kaya kung gusto nyong magkapera, eh magpart-time na lang dito. Kasi hindi naman masyadong pagod yung trabaho. Mandito Friday lang naman yung trabaho ko. Ngayon nga lang, eh wala kaming pasok. Kaya chance na makapag-part-time. So mamaya i-share ko yung kung pwede akong tatanungin ko yung may-ari kung pwede akong makapag-video sa bahay niya. Eh i-share ko sa inyo kung ano yung mga ninilinis ko. So ngayon guys, papunta na ako doon sa bahay nila. Kaso nga lang yung bahay nila nandun sa Sabse, tapos nandito ako ngayon sa Glibetse. Kaya sasakay ako ng train papunta doon. Nakapag part-time na ako dati sa kanya. Nakapag part-time na ako dati pa yon. Nakakuha rin ako ng 103 hours lang na paglilinis. So sino bang magbibigay ng 300 sa'yo na 3 hours lang? So, diba? So, ngayon, part-time na. At saka, kailangan talaga natin magtanong, guys, kung pwede bang videohan ng bahay nila. Kasi, may kaibigan ako dati. Kasama ko sa trabaho. Dalawa sila. Yung isa naman ay nag-YouTube din. Na videohan niya. Tapos, medyo nagalit yung may-ari kasi nga hindi pwedeng silang mag-video sa bahay niya o kahit information. Kasi mayaman kasi yung may-ari. Sobrang yaman yan. Kaya, ayun, last na, hindi na sila pinag-part-time doon. So, kailangan mo talaga ding magtanong-tanong para safe yung pagpa-part-time natin at makabalik tayo sa bahay nila. Ayun. Ay, masyadong malamig ang panahon. So maraming mga taong nagtitingin-tingin sa akin. Ah, ano kaya to? Informujemy, że w pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Niezastosowanie się do zakazu spowoduje uruchomienie systemu przeciwpożarowego, a w konsekwencji awaryjne. So ayun guys, wala kasi yung may-ari. Binidyohan ko na, hindi na niya alam. Yan, ito yung nilinisan ko. Iwan ko lang kung satisfied ba siya. Tapos ito yung mga basura. And room. Turn on the light. Yan.
Hi guys, ayun, tapos na ang part-time kapagod ng lolo niyo. So, pagkatapos na aking part-time, syempre, may mga tapon-tapon at saka tanong ako kung pwede ko ba itong dalhin. And chinelas niya na maganda, branded. Sabi niya, itatapon lang din naman niya, kaya kinuha ko na. So, kanina umaga guys, sobrang lamig. Nanginginig na yung aking kamay habang nagbibideo. So, ngayon naman, okay na. Medyo, hindi na masyadong malamig. At pauwi na ako sa bahay. Baka bibili ako ng pagkain o pupunta ng saan-saan na makabili tayo ng mga pagkain sa sarap. Pagkatapos ng part-time. Ang mga tao talaga dito, pag nakikitang nagbablog, nakatingin. Nakakahiya tuloy. Pero anyway guys, kung gusto nyo pumunta dito o kung gusto nyo mag part-time, maraming part-time dito. Basta magtiyaga ka lang. Kalaking Christmas tree. Pauwi na ako guys at napag-isipan kong bibili na ng mga karne para save na save yung ano natin, napaghirapan natin. Bibili ako ng mga karne. Ito yung Glebitse. Doon sa kabila yung accommodation namin. Ito, ano din to, malaking city.